So, welcome back to our channel. This is Zoren C. Stabilio, Sinilarawan Productions, for our Photoshop series in Tagalog. Oh, maganda yun. Okay, so, I was thinking kasi mga this past few days, kung how about gawa tayo ng mga tutorials of Photoshop. So, hindi naman to kasing pro ng mga ibang tutorials dyan, pero let's make it simple. So, yan ang virtue natin. Let's make it simple, easier, para sa mga gustong matuto ng ating Photoshop. Okay, so, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Intro mo na tayo. Okay, so without further ado, let's start the tutorial. Okay, so open na natin yung ating Photoshop. Right click, open. So CSX po yung gamit ko. Kung mas higher man po yung ginagamit na CSCC 2020, so iba na po yung mga controls na ginagamit. So make much better na stay mo na kaysa CS6 para mas basic. Okay, so let's G. Let's create a new file. So, ito, file, new. Meron po siyang shortcut keys doon, Control N. So, pag-click po natin yung Control N, same po yan as is na yung new. Okay, so Control N. Yan, lalabas po yan. So, ang gagamitin nating size ngayon is yung short band paper. Okay, so ang size ng short band paper or letter is 8.5 by 11. So, I want it landscape. So, ang magiging width natin is yung higher value. Okay, so 11 and then 8.5. So the resolution for I was using now is 300. So okay naman po yan, standard size na po yan para mas okay naman, much better naman po yung ating picture. Click okay. Yan. So zoom in, zoom out, control control alt plus yung mouse wheel po natin. So Yan na po yung isang pa natin. Isang shortcut keys natin. Zoom in, zoom out. So, Control Alt. Then yung mouse wheel. Okay, so, let's import the picture. Drag na po natin yung picture. Okay, so minimize muna natin. Ito yung gusto kong picture na ikat. Yan. So, let's drag it to the Photoshop. So, paano mga ba i-drag? Ulitin natin. Okay, so, hold nyo lang po to, left click, and then itapat nyo po sa Photoshop icon sa baba, sa may status bar or ano ba yan. Okay, so and then drag nyo po dun sa ating new file, then lalabas na po. As you can see po, mayroon po siyang X, so hindi pa yan totally naka enter sa ating Photoshop. And then okay, ang gagawin natin, just click enter. Yan, napunta na sa ating Photoshop. So, zoom in po natin. Little bit. Okay, so, i-analyze muna natin. So, marami tayong klase ng cutting tools or selecting tools dyan. Meron tayong, pwede natin gamitin ito, lasso tool, polygonal lasso tool. And then, pwede rin natin gamitin yung quick selection tool. And then, yung magic wand tool. So, okay lang po yan. Pero as for our example today, yung mga yan po is hindi po advisable to use. Kasi, like quick selection tool, pag sinelect mo yung pa natin, nag-overlap po siya. So, kasi nag-merge na yung background natin and then yung subject. Okay, so that's the limit of our quick selection tool. Kapag parehas yung subject and then parehas yung kulay ng subject and then yung sa background natin or nag-merge sila, twin, so hindi mo pwedeng gamitin yung quick selection tool. Pwede naman kung gusto mong gamitin talaga, medyo matrabaho nga lang. So, let's make it simple today. Okay, let's use the pen tool muna. Pen tool. Okay, pen tool. So, all we need to do is to trace the subject. Okay, let's make it clean.
starting point natin. Yan. Yan yung starting point. And then, click. So, ang gagawin nyo lang is, sa mga curves po, make sure na mas malalapit po para magmukhang may curve. Dun sa mga straight line na to, like this. Okay, so, pwede mo na siyang ganyan. Para maganda yung cutting. Maganda yung cuttings natin. Okay. Just continue to trace the subject. Okay, so dito naman sa hair, huwag po muna kayong mag-focus dun sa mga stray hair. Yan. Also, just focus on the shape of the hair. Yan. Yung mga makakapal lang po. And click. So, click, drag, para magkaroon. So, make sure na kung ano yung po yung susunod na pupuntakan nung kwan. Nung, ano to? Nung next point mo is dun mo itutok ito. Yan. Yan. Para maganda po yung kwan. Next. Kung tinutok mo dun, pangit na po. So, itutok mo dun sa next na pupuntakan. Yan. Click, drag. Click sa mga kwan po yun. Yan. So, continue. So, huwag niya po munang pansinin yung mga overlapping po natin kasi this is just to show you how to cut your subject into your background or separate your subject into your background na mas madali. So, huwag niya munang pansinin yun. Gagawin po natin mamaya. Okay, so, just continue to trace it up. Make sure na kuha niyo po yung mga details para maganda po yung cutouts po natin mamaya. Yan. So, after mong ma-reach yan, so kailangan mong ipuan ulit, parang idugtong siya doon sa starting point mo bago ka mag-end. So, para maging shape po siya. So, kapag hindi po connected yung bawat sides ng isang polygon or kwan, hindi po siya matatawag na shape or polygon. So, dapat na-close po siya. Okay. So, click. Close. So, after closing, so, mawawala na po yung mga transform points po natin. Yan yung mga selection kanina. And then, now, the rule in using pen tool para magkaroon po siya ng selection is right-click, make selection. Yan. So, after make selection, click OK. So, gawin mo na lang po munang 0 yan. 0 yung feather radius na natin. Okay. Then, now may selection na po tayo. Ang next na gagawin natin is aayusin natin yung mga edges para wala mga hard edges po mamaya dun sa cutout. Okay, so let's try. So, click on the quick selection tool. Yan, quick selection tool. And then, dun po sa loob ng ating subject, right click, refine edge. Yan. So, okay, halos okay naman na, pero ang hard ng edge. So, next na gagawin natin is increase mo lang po muna yung feather. Quite konti lang. Yan. So, that's okay. Unclick. Okay. So, yun lang po yung gagawin natin. And now, let's mask this out. Excuse me. Okay, so, let's create a layer mask. Ito siya. Add a layer mask. Yan. So, nawala na yung background. Then, next na gagawin natin. So, tatanggalin pa po natin ulit ito. Ito. Okay, so next. Pen tool po ulit tayo. Yan. Ito yung shape ng hair. Yan. Sige. Just trace it up. To edge lang po. Yan. So, right click, same process, make selection. Okay. And then, click the quick selection here. Yan. And then, right click, refine edge. Smooth. Yan. Smooth mo konti. Okay. And then, para mawala po yan, para masama po yan sa mask natin na black, so,
gagawin po natin, palitan natin yung foreground color natin. Ito, foreground color ng kulay black. Black. Click. Okay. And then, punta tayo sa brush tool or simply click B. Yan. Brush tool. Ayan po siya. B. Okay. So, brush po natin ng black. So, hanggang mawala lang po lahat ng kan. Okay, so may mga edges dito. Okay, so brush lang po natin siya ng black. Ito po yung shortcut keys ng pagpaliit at pagpalaki ng brush tool. Okay, so pag itong bracket na to, yan, so paliit po yan. Pag itong bracket naman na to, so palaki. Okay, gets? So, paliit. Then, palaki. Okay. Palit lang po natin. And then, i-brush po natin dito sa may green. Yan. So, babaan po na natin yung ating hardness. And so, nakababa naman na po siya. Okay naman na siya. So, i-brush nyo lang po dyan sa kwan. Sa mga green-green na yan para mawala po konti. Yan. Oh. Okay. Ito pa. Cut pa natin to. Pwede natin gamitin ito. Polygonal. Ito naman, polygonal. Okay. Check. And then, brush. B. And then, brush nyo ulit po yan para maging puti. Maging transparent po yung mask natin. Okay. To deselect, right click, deselect. Zoom out. Okay. Let's resize it muna. Okay, so, nakat na po natin yung searching subject sa ating background. So, that's how you cut the subject or separate your subject into the background. Yan, para magkaroon po kayo ng knowledge about it. Okay, so, i-resize po muna natin. Okay, so, ito yung tip for resizing. Okay, so, in resizing, meron po tayong tinatawag na yung perspective po niya. So, pag mali po yung perspective, yung pag-transform po natin o pag-resize natin, ano may mangyayari? Pag dito, so, parang nabanat siya pa ganun. Pag sa taas naman, yan, nabanat siya pa ganun. So, ang pangit tignan. So, to make it perspective talaga or yung parehas talaga ng width and height natin, na-resize po siya. So, balik po natin. Ctrl-Alt-Z for the undo. So, make sure you press the shift key bago kayo mag-resize. Yan yung mangyayari. Yan. So, pag nag-resize pa tayo dito sa taas, may upper right. Yan. So, parehas pa rin po yung size ng ating subject pag binanat. So, yun ang isang tip. Yun yung mga nakikita kong mistakes ng mga na ginagawa ng mga ibang nagsisimula pa lang sa Photoshop. Okay, so, yan. Gusto ko muna siyang ipababa dito. Yan, para hindi latayo ang cutting. Yan. So, bonus na agad. Video 1 pa lang. Okay, so, lagyan natin ng background. Yan. Drag po tayo. Hanap tayo ng background sa ating pictures. Ito. Okay, so let's drag it. Drag. Yan. Unclick enter. Okay, so resize po ulit natin. Ano yung kuha natin? Ano yung rule natin? So shift key. Yan, para parehas pa rin po yung size ng ating height and width. Okay, so click enter. Kapag may nakita kayong ganyan na X, so, huwag yun. Nahala ko na naman si X. Ay, chocolate. Okay, so, let's G. Okay, so, nasaan yung subject natin? So, nakapaibabaw siya or mas mababa siya dun sa ating layer. So, natakpan po siya. Okay, so, kung gusto nating ibaba or kung gusto nating i-show yung ating subject, okay, so just simply drag it. Ayan, so i-move mo siya sa taas ng ating
Palitan natin to ng background. Ground. Background. And then, subject. Yan. So, lagyan natin sa taas ng background yung subject. So, paano itaas? So, long press nyo lang po yung ating left key. Hold it. And then, taas nyo lang po. Hanggang may magpakitang parang line na ganyan. Yan, yung line na yan. Line. Line. So, kapag may nagpakitang line na ganyan, bitawan nyo na lang po. Pero huwag nyo bibitawan yung mga mahal. Yan. Okay, so, pakita na siya. So, yan na. Ganun lang kasimple. Mag-cut ng subject sa kanyang background using pen tool. And then, paano magpalit ng background? Okay, so, abangan nyo yung next video natin. Okay, so, wag nyo na lang pong just help. Okay, so, abangan nyo na lang po yung next video natin about sa Photoshop tutorial series natin dito sa ating Sinilarawan Productions YouTube channel. Okay, so, kung natulungan ko po kayo, so, hit nyo lang po yung subscribe button dyan and ring the bell para maging updated po kayo sa ating next video. Okay, so, this is Sinilarawan signing out. Okay, so, bawat litrato or video may nakatagong kaalaman at aral na kapupulutan.